Kumusta kayong lahat? Hello mga sisi. Yung block wala akong supply. Nag house chores ako, naglinis, naglaba, nagmasa ng harina. Pagod ang life, no? Kung iisipin mo, super pagod ang life. Pakistani wife lang. Ako kaya ganito. Siguro before kung nakapag-asawa ako ng taga Japan, may boyfriend akong doktor sa Bahrain. Maganda sana ang buhay. Oo. Kaso ang naasawa ko is ito, ang milyonaryo ng Pakistan. Naglalaba ako, iniikot ko yung aking labahan. Upo muna tayo doon sa loob. Kakatapos ko lang magmasa ng harina. Ang dami nating topic ngayon for today's video. Lubos-lubusin ko na. Number one, nakakaboring na ang vlog mo, Rosana. Pabalik-balik ang vlog mo. Wala nang kwenta ang vlog mo. Puro na lang bakain ang vlog mo. Ano pa yung iba? Uwi na ang vlog mo. Nakakainis ka na, Rosana. Lahat, nasabi ko ata o hindi pa. Alam nyo kasi guys, ang tagal ko na nag-YouTube, 1,300 plus, mag 1,400 na yung video ko. Plain Pakistani wife, andito lang ako sa bahay. So, ano pa kaya ang magagawa? Makabidyo lang akong iba kung makapunta ako sa bayan. So, yun lang. Kaya paulit-ulit ang video kasi sa ano yan eh? Tenitures of life yan, kung saan ka nabilong. Eh, ako nabilong ako sa loob ng bahay lang ako. Bawal sa mga labas-labas, yung mga ganyan. Magtrabaho ka nga dun. Tapos yun, bakit? Ha? May masakit? Bakit nga? Tapos yun, alam nga naman mag-video ako ng kung hindi lang ito close country, open-minded lahat ng mga tao. Magbalintong-balintong ako dito sa video para lang magkaroon ng maraming views. Kaso bawal eh. Bawal makita yung mga mag-t-shirt ka sa labas. Bawal. Wapa, sige. Tapos yung iba pabalik-balik ang video, pabalik-balik. Sorry, ganito na talaga ang magagawa ko dito sa bukid, guys. Walang ibang magagawa. Buti nga ako nagagawa ko yung ibang ganito, cellphone, libangan. Yung iba dito, yung mga Pakistani wife, napaka-boring ang life nila. Katulad ko, hinihintay ang oras, magmasa ng harina, magawa ng chapati. Ganun lang talaga everyday, magawa ng ulam, ganun lang talaga. Mga kapitbahay ka, hindi uso ang kapitbahay dito, may kanya-kanyang trabaho. Iba-iba ang ano natin, destiny sa buhay. Akala ko nga, dati sa pagpangambisyon ko ng mga asawa, makaasawa ako ng foreigner na mayaman, ito binigay sa akin, di ba? Pero, no problem kasi, God give me 3 kids, malay mo, malay natin, sila magbigay sa amin ng magandang buhay, di ba? Praying, dinadasal ko yan. Kung hindi man kami ngayon maganda, masagana ang buhay, baka sa anak, hindi natin alam.
matanda na rin kami, baka mamatay, ganyan. In second life, sa langit. Sa langit ka mapunta or sa emperno ka mapunta. Malay mo, makaasawa ako doon ng mayaman. O, di po. Dami kong labahan. Ito guys, sa YouTube, nanghihina na rin ako, nanghihina na ang mga viewers. Sabi ko nga, titigil na ako sa pag-YouTube, pero mayroong iba magsasabi, continue lang ate, andito pa kami nanonood, kahit 10-20 manonood kami sa'yo. Oo, maganda, may magpalakas sa'yo, mag-strength. Meron din mga bashers, so mas marami ang bashers kaysa mga ano. Pero salamat kasi ang mga bashers, nanood din naman yan sila. Ang mga bashers, ayaw lang talaga nila yung life na meron ako. Pero alam nyo, minsan nyo na lang ako siguro makikita sa YouTube kasi wala naman na akong ibang i-video, pabalik-balik lang dito sa bukid. Minsan na lang siguro, oo. Balik sa dati na magsawsaw na mantika. Kasi ngayon, aminado ako na hindi na ako nakakabili na kakagrocery ng like dati, yung mabunga, yung nuggets, yung mga ganun pagkain. Hindi na. Unlike ngayon kasi mahina na talaga ang YouTube. Before, marami. Nakakagrocery ako noon. Pupunta pa kami ng mall. Di ba nakita niyo sa video? Ngayon, hindi na kami nakapunta ng mall. Kasi, accept natin ang mga ano pangyayari sa ating buhay. Merong aalis, may mawawala, may darating, di ba? Ganun yun, hindi habang buhay na umuulan ng grasya, hindi habang buhay na tag-ulan, meron din tag-tuyot. In real life, ganun din pala sa tao. Mangyayari yan. Ang dami nagme-message, ano nangyayari sa vlogs mo? Ang liit na ng viewers mo. Andyan pa yung paiba-iba ang desisyon mo, paiba-iba ang ganito. Oo, sa ating buhay, nag-iiba naman talaga ang desisyon, walang permanente sa mundo. Pag may pamilya ka talaga, iba na. At least may anong tawag nito? Meron akong napundar sa aking pag-YouTube. Yung sarili kong bahay, saka sa bahay ng nanay ko, mga kapatid ko sa Pilipinas. Sa aking mga solid viewers, maraming salamat na hanggang ngayon nandyan pa rin kayo. Yung iba naman nagme-misses na sorry, busy talaga ako. Na-busy ako, na may trabaho ako. Hindi na tulad dati. Pabalik-balik ang videos kasi ganun talaga ang buhay dito sa bukid eh. So, wala kang choice. Yun na nga. Sabi nga dati. Ito yung mabigat na question sa akin, no. Karamihan na babasa ko. Bakit ka kasi bumalik pa diyan sa asawa mo? Bumalik ako kasi hindi ko naman sariling kagustuhan, yung kagustuhan ng mga anak ko 'yun. Alam nga naman hindi natin sila ipag-ano na anak.
mag-ama naman talaga, pamilya. So yun, sabi ko, siguro kung isa sa amin mamatay, ako man or si Elias man, kung ako man, hindi na ako makaka-uwi sa Pilipinas, hindi na ako mangarap na makauwi. Pero habang may buhay ako, mangangarap at mangangarap pa rin ako na makauwi kami doon. So wait lang natin ang tamang panahon na itinakda na makauwi kami soon. Makakauwi pa rin kami hanggat may buhay pa rin siguro ako. Kasi exciting ang part ng vlog kapag bago makikita. Eh ako, dito lang naman talaga kami. Pag makaalis, makapunta kami ng bayan. Doon nakakabideo ako ng iba. Pero ngayon, siguro nagsasawa na rin kayo sa mukha ko. Ganyan. Bawas-bawasan ko na lang ang pagbibideo. Minsan na lang. Pero mostly mukbang na lang ang gagawin ko ngayon, kainan. Yun talaga ang buhay ng tao. Minsan masarap, minsan mahirap, di ba? Kung alam lang natin na ganito ang susunod sa kabanata ng ating buhay, hindi na natin pupuntahan yun. Ang dami ko ng ano, chapter sa buhay, pages sa buhay na nagawa ko sa buhay. Kahit ganito lang ako, pero puno ako ng pangarap. Sorry to say kasi yung asawa ko, ganun lang talaga siya. Sa mga nagsasabi din na, ang bakit ka dumalig din sa asawa mo, natamad. So, ganun talaga yung buhay niya. Hindi natin mapuforce siya. Ilang beses na namin itong pinag-awayan, pinag-usapan na ganun, magtrabaho ka, ganito, ganun. Hindi talaga mag-sink in sa ngayon. So, ganun lang talaga siya. Family driver lang talaga siya sa pamilya nila. Yung mga kapatid niya, mga pinsan, kung pupunta sa bayan, pupunta sa doktor, pupunta sa patay, pupunta sa kasal. Ganun lang talaga, oo. Doon lang umiikot ang buhay niya. So, ang nag-ano talaga, ang nagdadala sa aming pamilya is ako. Paano makakain, ganito. Okay lang sana kung pinapakain kami together with them. Hindi eh. Iba. Kaya sabi ko kay Elias, paano na kung wala nang manonood sa YouTube natin? Ikaw naman, bumalik ka sa pangutang ng mga kaibigan mo. Lalo na ngayon, wala na siyang kaibigan. Natatakot at utangan na. Matanda na rin kasi siya. Andyan yung galing ka lang sa CR, hindi naman hagdan. Pagbalik is hingal na hingal na. Ganun lang talaga yung buhay niya. Hindi natin siya ma-force na gawin to. Lagi ko na siyang sinabihan na gawin mo to, gawin mo ganyan. So, ganun lang talaga eh. Oo. Intindihin ko na lang kasi wala akong magawa. Langan naman sakalin ko, patahin ko, di ba? Malaking kasalanan yun. Siguro, mabait lang siguro talaga siguro ako. Kaya ko pa. Kung hindi na ako kaya, hindi nyo na ako makikita dito sa YouTube, it means natsugi na ako, natsugi, natigok na. Habang kaya ko pa, kaya ko pa, kaya ko pang mag-video, kahit pa ulit-ulit man, kahit ano pang sabihin ninyo, basta mag-video ako para sa pamilya ko, para lang may makakain kami, o diba? Kahit pambili lang ng harina at mantika, okay na ako nun. Itlog, okay na ako nun.
Maganda sana ang buhay kung may trabaho si Elias. Dalawa kami nagtatrabaho ba? Ako dito sa bahay, sa YouTube. Siya naman may trabaho sa labas. Yung kahit magpipintura lang sa mga bahay. Ganyan. Yung pag-uwi, may abot sa'yo. Oh, ito yung sweldo ko. 1,300, 1,200, 1,000. May ipon mo yun araw-araw. Malaki na. Kasi wala eh. Lumaki siya na umaasa sa mga kapatid niya, umaasa sa mananay niya. Ganun kasi yung buhay nila dito. Kung time na pagkain, bibigyan ka talaga ng on-time na pagkain. Para bang aso, pusa, bigyan ka sa time ng pagkain. Ganun lang. Sapat lang sa kanila, nakakatulog sila. Si Elias yung taong walang tension sa buhay or problema sa buhay. Yung bang iniisip yung future, paano na after this 2 months, after 3 months, after tomorrow, ano kakainin ng mga pamilya ko, ng mga anak ko. Wala sa kanya yun, di ko narinig niya, nag-ano siya, nagsalita ng ganun. Sabi ko, kailan ka kaya magsabi sa akin, mag-usap tayo ng ganito, ganyan yung future, no? Wala, kasi sasagutin ka lang na, it's up to God. God will provide. Yes, God will provide, but you need to work also. You need to move. Kumilos ka para ano, may pera sa kaalangan naman ang God magbibigay ng pera sa kamay mo. Diba? Diba? Hindi ganun. Yun lang kasi, ganun lang talaga siya eh. Napakasimple lang. Ganun lang talaga ng buhay niya. So, natigil na yung aking pag ikot ng washing machine. Mag-a-unlaw na ako. Ganun lang guys. Sa mga nagsasabi, sa mga haters, sa mga bashers, patuloy pa rin ako magbibideo kahit panood sa akin is 5, 10, 20. Okay pa rin, at least may nanonood, di ba? Ito lang talaga yung source of income namin. Walang iba. Bye. See you tomorrow sa ating yaw-yawan, guys. God bless everyone sa still na nandito para sa akin. Maraming salamat. God bless.